Hoy, ikaw! Ako, sir? Oo, ikaw nga! Bakit to? Anong pangalan mo? Hindi ko nagustuhan ang ginawa niyong pagsalakay sa mga kampo militar. Hindi niyo man lang ipinalam sa akin kung anong yung mga desisyon. Wala na bang halaga ang posisyon ko sa organisasyon na ito? Ikaw, Omar, masyado ka mapusok. Natitiyak ko, ikaw ang nagpasimuno sa mga pag-atake na yon. Huwag mo siyang sisihin, Chairman Moore. Ako ang namuno sa mga tao natin sa pagsalakay. Naiinip na ako.
Siya nga naman, Chairman. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung anong ating hinihintay. Panahon na para bawiin natin ang mga lupain sa mga Kristiyano. Kulang pa ang ating armas at bala. Kukonti pa ang ating mga mandirigma. Hihintayin pa natin ang suporta na magmumula sa ating mga kapatid na Arabo. Ngunit ang nasimulan ay sinimula na, kahit kailangan ipagpatuloy. Natitiyak kong tutulong sa atin simulain ang lahat ng mga tausog at maging ang mga badyaw. Ang ipinaglalaban natin ay para sa lahat ng mga Muslim na katulad natin. Mga kasama, ako at ang aking mga tauhan, umasa kayo na kaisa nyo sa ating layunin. Kung kinakailangan natin ng tulong ng buong Cotabato, maasa natin sila. At yan ay sa pamamagitan ni Chairman Moore. Ang buong Mindanao ay magkakaroon ng isang coordinated movement upang higit na maging epektibo ang ating pagkilos. Sa ngayon, kailangan unahin natin ang ating pangunahing pangangailangan. Kailangang mangalap pa tayo ng maraming tauhan at mga armas. Kailangan madagdagan ang ating pananalapi. Iingin kami ng tulong sa lahat ng mayayaman ng Muslim sa buong Mindanao. At ngayon pa lang, ay tsak na natin ang ating tagumpay. Tsak na maraming buhay ang malalagas. Ang isang tunay na Muslim ay walang takot sa kamatayan. Sa kamatayan lang natin makakapiling si Allah. Kung gayon, bilang chairman ng organisasyon na ito, ay dinideklara ko na ang Mindanao ay nasa estado ng digmaan. Mabuhay ang malayang Mindanao! Mabuhay! Aside from Lano and Cotabato, the rebels also attack PC detachments in Zamboanga del Sur and Sulu. Sir, it is possible that those attacks is a prelude to support their ultimate aim for an independent Mindanao. You know what? I think this is the start of an all-out war against us. But personally, I don't think they're strong enough to face the armed forces. They don't have any air power, nor any naval capability. But at any rate, we must be prepared to meet them. Captain Punsalan, I want you to deploy your Marines in Sulu. Yes, sir. I want to strengthen our position in Mindanao. Deploy all available forces in critical areas. Yes, sir. Mert, I want you to organize the 8th, the 14th, and the 18th Infantry Battalions immediately. I want you to prepare them for combat in the shortest time. Sir. Sir, welcome to Fort Magsaysay. Thank you. This way, sir. Okay. We had been advised by the GHQ of your arrival, sir. Pero hindi ho namin inaasang napakabilis pala ng inyong pagdating. My mission is urgent. Kailangan may handa kagad ang 18th Infantry Battalion sa lalong madaling panahon. Sir! O, sige. Ilapag mo na yan dyan. Pasensya na kay sir. Hindi ko kagad na ilapag dahil wala na ho akong kamay. Major, going back to our discussion about the 18th Infantry Battalion, ang gusto ko sana ay... Banyares? Sir, special guest natin si Colonel Tapia eh. Mukhang naiinitan ho yata siya eh. Sundalo ka, hindi ba? Banyares! Itigil mo yan. Kanina ka pa. Sir. Sige, you're dismissed. Oh, ano pang itinatayo-tayo mo riyan? Kanina pa tayo rito ah. Sige. Hindi niyo pa sinasagot ng saludo ko, sir. Dismiss. Sige na. Sige, 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 sige. Ah, sir. Pasensya na ho kay Sergeant Banyares. Ganyan ho talaga yan eh. Mapait ah. Sir! Men! We have here Lieutenant Colonel Cesar Tapia, your battalion commander.
Gentlemen! Kayo ba yung napalaban, ha? No, sir! Handa ba kayong lumaban? Yes, sir! Good. Men, I will personally supervise the training of this battalion. I will see to it that you're all physically, mentally, and morally fit before we jump off for this campaign. And I tell you, gentlemen, it's not... Major, saan-saan region ba galing ang mga sundalo natin? Halo-halo ho yan, sir. May mga Igorot, Ipugaw. Yung iba naman dyan, sir, mga Ilonggo. At yung iba, mga Christian Muslim. Pero magagaling ho yung mga yan. Napapansin ko nga eh. Oo nga eh. Nakikita ko handa ng mga bata natin para sa kampanya sa Mindanao. Malapit ang jump-off niya, sir. Nalulungkot ako. Because we'll be up against our fellow Muslim brothers. Bakit ho, sir? Kahit nung bata pa ako, hinahangaan ko ng ating mga kababayan Muslim. Nung bata pa ako, kapag pinapadrawing ko ng mandirigmang Pilipino, ang ginuguhit ko... Attention! ...ay isang lalaking may taling tela sa ulo. Nakasuot ang tsaleko, may hawak ng kalasag at kris. Ang mga Muslim ay matatapang at mararangal ang mandirigma. Ilang araw mula ngayon, magkukrus ang aming landas. And there's nothing we can do about it. Yes, I know. Ang una sa lahat ay katapatan ko sa Republika. Tandaan mo, hindi ako papayag na mahati ang ating bansa. Mahirap isipin na mababawasan isang bituin ang ating bandila. Sir! The boat is ready! Aten! Shoot! Let's pray! Amen! 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 Amen. Amen. At ease! Sir, pinaghanda ko kayo ng espesyal na pananghalian. Para pagpunta natin sa Mindanao, malakas tayo, sir. Tayo? Major, nasa roster ba ang pangalan ni Banares? Wala, sir. Yun ang ibig kong sabihin, sir. Sarento, ganong katagal ka na sa serbisyo? Matagal-tagal na rin, sir. Kaya nga ho, gusto kong sumama sa Mindanao, eh. Para maalis ang tatak ng Sarento sa balat ko, nanikit na nga ho, eh. Saka dito na rin ho nalagas ang buko ko, eh. Sa totoo lang, sir, ang bagal ng promotion, 20 taon na ako serbisyo, eh. Aba, medyo mabagal nga. Bakit hindi ka ba napopromote? Kasi, sir, ayaw nila ako ilagay sa front line, eh. Pare, nagsisip na naman kay Colonel. Oo nga, gusto kasi mapromote niyan, eh. Yun nga ho, eh. Kung ayaw nila ako ilagay sa front line, iniligay nila ako sa kusina. 18 taon na nga ako sa kusina, sir, eh. Alam mo, Sarento, hindi biro sa Mindanao. Alam ko, sir. Siguradong ako mangunguna sa labanan. At siguradong magkakaroon ako ng spot promotion, sir. Aba, very good. Bueno, tignan ko kung magagawa Thank you, sir. Siguradong hindi kayo magsisisi. At siguradong ako rin ang magtitimpla ng kapi niyo, sir. Alam mo, Sarento, medyo mapait lang timpla ng kapi mo. Thank you, sir. No, sir. Banyares? Sir. You're dismissed. Yes, sir. Yabang. Banyares. Ano ba? Ano ba pinagsasabi mo kanina? May pa frontline ka pa? Ang yabang-yabang mo kanina. Oo nga. Pero nagsisip-sip ka kay Colonel, ano? Oo. Anong sip-sip? Ang sabihin nyo, naiingit lang kayo. Bakit ka rin naiingit? Teka muna. Ano naman gagawin mo doon? Anong gagawin ko? Di makikipaglaban! Diriya tayo! Laban daw! Makikipaglaban ba to? Sa putok eh! Pampusina ka lang! Magpunta ka na lang na kape! Tama yun! Hoy! Eto ang tandaan nyo ha! Ako pa rin ang magluluto ng mga pagkain nyo! Oro! Tama na! Tama na yan! Patuloy mo kayo! Mga kapatay bukas! Yes, sir! Move! Thank you.
Commander. Ikaw pala, Omar. May kailangan ka ba? Humihinga ako ng paumanhin sa ginawa kong pagtutol sa utos mo kanina. Alam mo, Omar, may kanya-kanyang panahon ng bawat nilalang. May panahon para mabuhay. May panahon para mamatay. Hindi pa sa ngayon nakatakda ang ating kamatayan. Nauunawaan ko, Commander. Inuulit ko ang pagingin ng paumanhin sa'yo kanina. Sir, we'll be needing at least one more month before we can complete our training course. Time is gold. We cannot afford to be delayed. Palay ko hindi aabuti ng isang buwan. At kailangan na kaming tumulak patungo Mindanao. Sir? Yes? Sir, sa General Espino ho. Sir! At ease, gentlemen. I came here personally to tell you, Colonel Tapia, that you and your 18th Infantry Battalion must leave for Sulu immediately. But sir, we haven't finished our training course yet. I'm sorry, but finished or not, you will be sent to Jolo at once. By the way, where are your men? They are in the training field. Sir, you can see them through the window. One, two. Hey, what are the soldiers doing running barefooted? Bakit nakayapak sila? Are they under punishment? No, sir. Katunayan nga po nung bago dating ako dito, ako rin doon nagtaka eh. Eh, sir, si Major Enrile na po magpapaliwanag sa inyo. Let me explain, sir. Mga native Sioux sila mula sa Mountain Province. Mga Igorot, Ipugaw, Banawag, at iba pang tribo sa Highlands. Eh, hindi ho nila kayang tumakbo, makyat sa bundok ng may suot sa paa. Now, balance ho sila. Kaya, pinabayaan na lang namin magyapak sa training ang mga yan. Well, at least they're different. Sa bagay makakatipid ang armed forces sa kanila. Hindi mauupo ng kanilang combat shoes. Men! Tension! Men! We'll be taking off at 0400 hours. Are you ready? Yes, yes, sir! I don't hear you! Yes, sir! Wait a minute! Move! Move! Hurry up! Hurry up! Run! Get ready! Move! Hurry! Ayos na ho ang mga delivery ng mga gamot natin. Kung may problema kayo, sabihin nyo lang sa akin. Okay? Yes, sige, good luck. Doon kayo. Ano ba itong si Emil? Gabing-gabi na, wala pa. Saan ba siya nagpunta? Inutusan ko siyang makipag-ugnayan sa mga kinatawan ng iba't ibang lugar. Tungkol sa binabalak natin pagsalakay. Sa kabayanan ng kanilang usapan,
Dapat mga ganitong oras, andito na siya. Hindi kaya natakip siya ng mga militar? Kilala ko si Emil. Matalino at tuso. Nahirap siya maunahan. Siya saan? Andun sa likod. Oh, bakit ngayon ka lang? Hasan, madidisgrasya tayo kapag ngayon tayo sumalakay. Bakit? Anong nangyari? Isang batalyong sundalong dumating. Yung 18th Infantry Battalion. At sa Busbus Airstrip sila nagtayo ng kampo. Paano ang plano natin, Hasan? Paaring maantala tayo ng mga ilang araw. Ngunit itutuloy natin ang ating binabalak na pagsalakay. Kailangan, malaman muna natin kung gaano kalakas ang kanilang pwersa. Nagkita-kita pa kayo ng mga tao ni Dato Mahulay, Dato Jikiri, Dato Muhammad. Hindi pa, dahil nantala ako sa pagmamantsyag sa mga bagong dating na sundalo. Kailangan makontak agad sila para malaman nilang pagbabago ng plano. Ako na pupunta. Ako na magsasabi kung ano nangyari. Bakit hindi tayo lumipat ng kuta? Mula sa Busbus ay madali tayo matutuntun dito. Tama si Sumaila. Tiyak na makakarating ang mga patrolya militar sa lugar na ito. Lilipat tayo. Alis tayo sa pook na ito sa lalong madaling panahon. Saan tayo lilipat? Doon. Sa kung saan hindi nila inaasahan. Sa bubong ng kanilang kapitbahay. Alpha Company, ready to move out. Very good. I want you to remember that your primary duty in San Raimundo in Alat is establish a stronghold in those areas. Posibleng dyan dumaan ang rebelde patungo hulo. Mag-set up kayo ng mga checkpoint sa mga strategic position para hindi tayo ma-infiltrate ng mga rebelde. And I want you to remember, tell your men to behave. Yes, sir. Isa pa, keep your communications open. Para kung may problema, meron tayong mortars dyan. 105 howitzers. Anything you need, we can provide. That's nice, sir. Worst comes to worst, meron tayong air support. Thank you, sir. Kamusta pala mga bala mo? Right now, I have one basic load. Better yet, add another basic load. Thank you, sir. Any question? None, sir. Good. Tara, paligo. Mga pare, matindi pala dito sa ulo. Bakit, pare? Paano, pare? Ang nakakatakot pa naman dito, pare, ay yung sabil. Eh, ano ba yung sabil, pare? Eh, di yung amok. Yung nag-uramentado. Tapa naman pinipili. Yung nag-uramentado. Lahat ang dinadaanan niya. Sinasaksak! Ha? Tara, pare. Umalis tayo. Oh, umalis tayo dito. Dali! Dali! Umalis tayo dito. Hoy! Hintayin niyo ako! Hoy! Hoy! Hintayin niyo ako! 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 Sir! Anong problema, Sarento? Eh, sir, sila. Wala ho, sir. Niloko ka lang ng mga kasamahan mo. Nagpadala ka agad. Hindi pwede dito yung Sarento. Sorry, sir. Sir, ready na. Good. O, dito yan, o. Go! Come on, move it! Double time! Let's go! Okay, move! Move!
ready! Kain na na! Kain na na! Kakain na, sir! Sir, kain na! Kain na! Taba! Sir, kapin nyo. Salamat, Sarento. Ayos ba timpla ko? Sarento, nainerbiusin ako nito. Bakit ho, sir? Masyadong matapang ang kapi mo. Pero hindi na humapakla. Hindi na. Pwede nang pagtsagaan. Thank you.
Nasaan ang inyong kuta? Nasaan? Nasa unahan, yun si Colonel Tapia. Matapang din ang taong yan. Pinasok ang kuta natin nang wala pang isang squad ang kasama. Lapit, Tapia. Lapit pa. Malayo pa ba? Doon po, sir. Paglampas sa kabilang bundok. Forest under. Fire mission. Fire mission. Battery adjust. Battery adjust. Display one round. Displays one round. Marami na namatay sa mga kasamahan natin.
Binigaw mo ako sa rento. Binigyan kitang pagkakataon upang angatin yung sarili bilang isang sundalo. Pero anong ginawa mo? Alam bang pwede kang ma-court martial? Sir, nasaksihan ko ang pagkamatay ni Lieutenant Peralta. Pakiramdam ko sa sarili ko ng mga sandaling yun. Patay na rin ako. Ayoko na akong bumalik sa Luzon. At nakahanda akong harapin ang firing squad. Isang bagay lamang ang pinakikiusap ko, sir. Kung maaari sana, mamatay ako sa bala ng kaaway. Huwag sa bala ng mga kasamahan ko. Dapat napatay ko si Colonel Tapia kanina. Nagkamali ako. Walang maaaring sumisi sa'yo, Omar. Sa anumang labanan, ay hindi maaaring mawala ng pagkakamali. Mawawala ng saysay ang paglalaban kung walang malilisya ng akbang. Pero bakit tayo pang natalo? Tayo! Nang pinaglalaban ay ang ating lupain. Pati na ang ating karapatang umugit ng sarili nating pamahalaan. Natalo tayo. Hindi dahil sa wala tayo sa katwiran. Natalo tayo dahil sa napakatalino ng ating kalaban. Si Colonel Tapia. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Nahangaan ang taong yan. Commander. Maaaring magtaka ka sa aking sasabihin. Pero hindi ako nagagalit kay Colonel Tapia. Pero Commander, marami nang namatay sa mga kasama natin. Dahil sa Tapia yan, dapat siyang mamatay. Tama ka. Dapat siyang mamatay. Kung meron lang pagkakataon, ako mismo ang papatay sa kanya. Hindi dahil sa puot, kundi dahil sa aking tungkulin. At yun din ang ginagampanan ni Colonel Tapia, ang kanyang tungkulin. Hindi kita maintindihan, Commander. Bata ka pa. Maaaring darating ang araw, maiintindihan mo rin kung ano ibig sabihin. Naghihintay ang ating mga kasamahan. Marami pa tayong pag-uusapan. Hmm? Mga kasama, nandito na si Hasan at si Omar. Alam kong nalulungkot kayo sa nangyari. Ngunit ang pagkagapi natin sa Buduwak ay pansamantala lamang. Sa wakas, ay tayo pa rin na magtatagumpay. Sapagkat ang ating pinaglalaban ay narito. Ang ating mga lupain at ang ating mga mahal sa buhay. Samantalang ang mga militar, ang pinaglalaban nila ay ang utos ng mga nakatataas nilang mga pinuno. Walang makakaadlang sa ating adikain, Commander. Maging ang kamatayan ay hindi tayo mapipigilan upang ang Mindanao ay maging isang bansang Muslim. Maaring hindi na natin masaksihan ang katuparan ng ating mga pangarap. Ngunit, ito'y tatamasahin ng mga susunod na mga saling lahi. Mga kasama, huwag natin isipin kung paano tayo mamamatay. Ang isipin natin, kung paano mamamatay ang kalaban para tayo magtagumpay. May katwiran si Hamil. Ang dapat natin pag-usapan ay kung paano natin uubusin ang mga sundalong sumasakop sa atin. Hatiin natin ang ating puwersa. Ikaw, Omar. Ikaw ang mumumuno sa mga komando.
na magsasagawa ng mabilisang pagsalakay at pananabutahe ng mga instalasyong militar. Magiging pangalawa mo si Hamid. At kayo naman, Soraya at Arula. Kayo, ang mumuno ng paniniktik na magbibigay sa amin ng impormasyon tungkol sa lakas, galaw at posisyon ng kalaban. Isama niyo sa grupo niyo si Sumaila. Gagawin namin ang aming makakaya. Ako naman ang mamumuno sa panggit ng puwersa ng ating hukbo. At kung magkakaroon ng malaking labanan, tulad ng binabalak natin sa ulo, ay pagsasanibin natin ang lahat ng pangkat para sa mabisa at epektibong pakikibaka. Meron pa bang mga katanungan? Ngayon mga kapatid, tuloy ang digmaan! Tuloy ang digmaan! Nabalitaan ko ang nangyari sa Buduwak. Ikinalulungkot ko. Malapit na nating isagawa ang pag-agaw sa hulo. Ang mahalaga ay makapagtanim tayo ng maraming tauhan sa loob ng kabayanan upang ang ating pagsalakay ay hindi lang sa labas manggaling, kundi maging sa loob man. Isa pa, gusto kong ipakita sa inyo ang isang mabisang sandata na ginagamit natin ngayon laban sa military. Ang saywar, malalim ito kung tumimo sa utak at damdamin ng tao. Aba, Chairman, edi kung ganon, bumili tayo ng marami niyan at mga bala para mapalitan na itong mga M60 natin. Amil, hindi ba rin lang saywar? Pamaraan yun para mapasunod mo sa iyong gusto ang iyong kalaban sa hindi direktang paraan. Pero mas mabisa kung babae ang gagawa nun. Paano ginagawa yun, Chairman? Ikaw, Soraya, nasubukan mo na bang payapain ng dalawang nag-aaway? Naalala ko na. Nung minsan may nag-aaway sa aming lugar, pumagitna ako at inawat ko sila. Paanong pag-awat ang ginawa mo sa kanila? Ipinaliwanag ko sa kanila, kung itutuloy nila ang kanilang labanan, maring may masaktan o masawi sa kanila. Higit na mahihirapan ang kanilang pamilya. Naisip siguro nilang tama sinasabi ko, kaya hindi nila itinuloy ang away. Ang ginawa mo ay isang halimbawa ng saywar. Susubukin natin ang kakayahan mo sa mga sundalo kung paano mo sisirain ang kanilang moral sa pakikipaglaban sa atin. Susubukan ko, Chairman. Halika, sumunod ka sa akin. Hawakan mo ito. Naririnig ka ngayon ng mga sundalo na nakikinig sa estasyon na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nananawagan ako sa ating mga kapatid na Kristiyano na tigilan na ang madugong paglalaban. Ang ipinaglalaban ng inyong kapatid na Muslim ay kanilang kalayaan. Kalayaang ipinaglaban natin laban sa mga Kastila, Amerikano at Hapon. Masama bang lumaya? Mga kapatid na Kristiyano, sa tuwing magkakaroon ng sagupaan ay may mga asawa, anak at magulang na nauulila. Dahil sa ating paglalaban, pati sila ay nagdurusa. Bakit pati ang ating mga mahal sa buhay ay biktima ng digmaang ito? Ano na kaya ang mangyayari sa kanila ngayon? Mga kapatid na Kristiyano, mayroon din akong sariling suliranin sa Luzon at Visayas, kung saan naroon ang inyong mga mahal sa buhay. Naghihintay sa inyo ang inyong pamilya. Mahirap mawala ang ama ng tahanan. Alam niyo ba kung anong gusto ng babaeng yan? Ang masira ang inyong loob! Ang mawalan kayo ng paninindigan bilang isang kawal! Ang matulad kayo sa akin!
galing mo talaga, Soraya. Sigurado akong madudurog ang mga kalooban ng mga sundalong nakapakinig sa mga sinabi mo kanina. Alam mo, swerte mo. Swerte? Bakit? Dahil nahulog ang loob ko sa'yo. Tingnan mo. Nagkagusto si Hamil kay Prinsesa Soraya. Di ba swerte ka, hindi ba? Loko-loko, hindi maswerte yon. Ano? Malas. Sir, dumating na medical supply natin. Very good. Dali sa quarters. Yes, sir. Sir Capinyo. Si General. Sarento. Misis ko yan. Kaya nga, sir, si Commander niyo. Oh, dito, dito. Sige, bilis. Anong ginagawa niyo rito? Kumusta ka na dito? Ha? Amin yan. Ba't kayo nagpunta rito? Alam, Cesar, alam mo, gusto na kitang makita. Kahit na. Delikado rito. Oh, kamusta naman yung biyahe niyo? Okay lang. Oh, pogi-pogi tong anak ko ah. Manang-mana sa akin. Oh, ano titingin-tingin dyan ah? Wala ba kayong mga asawa? Back to work! Mabuti pa. Doon na tayo kumain sa bayan. O, sige. Halika. Hindi lang ako mapaligay sa Maynila eh. Alam mo, Cesar, tuwing sumasalubong ako sa eroplano na nagdadala ng mga sugatan at mga namamatay sa laban, natatakot ako na baka isa ka na sa kanila. Nanabi kita. Ay, Ramos, 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 gising! Gising, uy! Gising! Patay ito. Patay na. Charge!
muna ngayon. Babala pa lang yan. May tamang panahon para sa kamatayan niya. Tara. Sir, malubha ho ang lagay ni Banyares. Banyares? Sir, pasensya na kayo. Hindi ko na kayo may pagtitimpla ng kape. Di ba, sir, ang sabi niyo, mapait ang timpla ko. Banyares, lakasan mo loob mo. Paggaling mo, ako naman magtitimpla sa'yo ng kape. Salamat, sir. Dahil binigyan niyo ako ng pagkakataong paglingkod sa bayan. Banyares, sigurado ngayon, mapopromote ka na. And I'm proud of you. Talaga, sir. Sir, kailangan ho siyang madala sa Maynila sa lalong madaling panahon. Nanette, kailangan tumawag tayo ng chopper para madala siya sa ospital. What do you think, Cesar? Kakaiba ang galaw ng mga sibilyan, sir. Lalong-lalo na ang mga kalalakihan. Pangkat-pangkat sila kung lumakad. Every sign shows that an attack is imminent, sir. Except for one thing. And what is that? Hindi sila armado. They could be innocent civilians. Tignan mo uli sa bahay ni Mayor. Magandang layunin niyo, Omar. Sino bang hindi nagdanais na magkaroon ng sariling bansa? Pare-pareho tayong Muslim. Ngunit hindi sa parang iniisip ninyo. Ilang libong buhay ang malalagas. Pati hulo, masusunog kapag tinuloy niyo yung barak. Wala na akong magagawa, Mayor. Hindi ko solo ang desisyong ito. Ang buong pamunuan ng kilusang revolusyonaryo ang nagpasya sa pagsalakay sa hulo. Kaya, Mayor, hangkat maaga, ilikas mo mga sibilyan nang di mahalata ng mga militar. Sir, now it's positive. Sasalakay na ang mga rebelde at marami sa kanila nasa loob na ng bayan. Ah, ganon. Well, call up Major Umipig. Yes, sir. Major Umipig, this is Ranger 6, over. Yes, sir. Go ahead, sir. Put the men on alert. Double red, over. Will go, right away, sir. Over and out. Sir, kailangan bumaba na tayo para masupervise sa mga tauhan. Let's go. Sir, sir, critical sa ating depensa ang Notre Dame compound. Secure that place right away. Yes, sir. Kokal! Sir. Bring your platoon to the Bishop's Palace. Yes, sir. Maaring magkaroon ng gulo dito sa lugar ninyo ngayon. Magsilikas na kayo sa lalong madaling panahon. Magsarang sukul, Tulsin. Pihatin niyo kami. Masalam. Kasay na kamu. Sumud na yung mamis. Kaya na. Sige! Bilisan niyo! Bilis! Ayun na.
Omar. Ano ibig sabihin nito? Bakit kayo armado? Wala na akong panahon para magpaliwanag, Sir Matilde. Kailangan sumama kayo sa amin. Omar, baka nakalimutan mo na kung sino ko. Naging teacher mo ko at parang anak na ang turing ko sa'yo. Hindi ko nakakalimutan yun. Kaya ibig ko kayong iligtas sa panganib. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Mga ilang oras pa, magkakaroon ng madugong labanan dito sa ulo. At madadamay ang lugar na ito. Kaya hanggat may panahon pa, ililikas namin kayo. Mga kasama, tulad ng ating mga pinag-usapan, alam nyo na ang inyong mga posisyon. Pagpalain naman tayo ni Allah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sir, nakaposisyon ako mga tao. Sige. Bumalik na sa posisyon mo. Sabi mo sa mga bata, alerto lang. Yes, sir. Thank you.
hold your positions and wait for my signal. Is that clear? Yes, sir. Good. Atin na sana ang hulo. Ngunit hindi pa tapos ang digmaan. Nagsisimula pa lang tayo. Marami ng dugong tausog ang kumalat sa lupa. Hindi dapat masayang ang dugong yun. Mapupuchala. Kung maapi ang kanyang mga anak. Chuck, na alam ng mga militar na dito tayo sa bayan tumuloy. Anong gagawin natin kapag nilusob nila tayo? Yan din ang gusto ko yung tanong sa'yo, Soraya. Anong gagawin natin, Hasan? Higit at malakas ang kanilang pwersa sa ngayon. Lumakas? Dumating kanina yung 18th Infantry Battalion ni Colonel Lara at yung 14th Infantry Battalion ni Colonel Mison at ni Major Abadia. Pati na rin yung 26th Infantry Battalion ni Colonel Echeverria. Lahat sila dumating para suportahan si Colonel Tapia. Napaghanda na nila ang ating plano. Mayla! Auno yan, San Ivan Diamil. Dito na kuno sa jacketan nyo nagkita, Hansi Pakdan. Nasaan yung mga ibang pangkat? Susunod na sila.
Yung dalawa, bukay sa taas. Oh. Binasan, matras tayo. Ano? Aatas na naman! Lalabad tayo! Patay ko patay! Kaya tayo pinatras ni Hasan. Grabe ang tama niya. Tayo na. Dalian natin. Baka hindi natin abot ang buhay eh. Tayo na! Del, hindi ka dapat mamatay. Maring gawin sa amin ito, Commander. Hindi mo kami iiwan sa gintong kalagayan. Kailangan ka namin. Commander. Kailangan ka namin. Kailangan ko kayo. Lalo ka na, Omar. Para ito putuloy mo. Ang ating sinumulan. Sayang, hindi ko na makikita ang katuparan. Commander! 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 Commander!
kayo! Ano kung hinihintay nyo? Ano kung kinatanga-tanga nyo? Dayan nyo! Kailangan natin ang basuka! Yes, sir! Move! Move! Maraming dugo ang nawala sa kanya. Palagay ko kailangan na siyang masalinan. Kunting tiis na lang. Kunting tiis na lang. Gagaling ka rin. Tama na, kunting tiis na lang. Nanette, wala na tayong stock na type O na dugo. Dok, type O rin ang dugo ko. Kunan lang kunan niyo. Good afternoon, sir. Kahit gaano kalupit ang digmaan, magbaga man ang lupang tinatapakan natin, pag-ibig at pagtutulungan pa rin ang mangingibabaw sa bawat Pilipino. Sir, may isang Haji Lukman na gusto makipag-usap sa inyo. Papasukin mo. Tuloy ko kayo. Colonel Cesar Tapia po, ano ba mapaglilingkod ko sa inyo? Nasisihan din ako at nagkaharap tayo ng personal. Maupo ho kayo. Salamat ho. Ano ho ba sa atin? Nagpulong ho kami ng mga pinuno ng bayan ng Sukuban, ng Cotacapaya at ng Kapwal. Napagkasundoan namin na makipag-unawaan ang aming bayan sa mga military upang maiwasan ang tulad na nangyari sa hulo. Alam nyo, masakit sa akin alalahanin ang nangyari sa hulo. Hindi ito dapat nangyari at hindi na rin dapat mangyari kung nung paman may mga taong katulad nyo na may malasakit sa kapayapaan. Kung gayon, Colonel, ay inaanyayahan namin kayo na dumalo sa isang usaping pangkapayapaan. Sa Sukuban, inanyayahan din namin si Omar. Bagamat nag-aalala kami,
sa salakbo ng isip ng batang yon. Asahan niyo yung dadalo ko. At tungkol naman kay Omar, sikapin natin may paliwanag sa kanya ang tunay na kahalagaan ng kapayapaan. Maraming salamat to, Kernel. Napakabait pala ninyo. Tungkulin ko to. Kernel, siya si Gina Sahilya, ang pinuno ng bayan ng Sukuban. Assalamualaikum, Colonel Tapia. Malaikum, Masala. Kinagagala ko kayo makilala. Sa akin po ang karangalan, Ginang Sahilya. Ito na po sana ang simula ng tunay na kapayapaan dito sa hulo. Siya naman si Dato Maldesa, ang pinuno ng bayan ng Cotacapaya. Sana po ay madala akong inyong bayan, para kung may problema man, yun ay ating malutas. Malugod po namin kayo hinihintay, Colonel Tapia. Salamat to. Colonel Tapia, siya si Dato Asdam, ng bayan ng Kapwal. Tanggapin niyo po ang taus-puso kong pakikipagkaibigan. Ang buong bayan ng Kapwal ay tinatanggap kayo bilang isang kaibigan. Siya nga pala, Omar. Siya si Colonel Tapia. Alam ko, sinong hindi nakakakilala sa bantog na berdugo ng mga Muslim sa Sulo? Omar, si Colonel Tapia ay aming panauhin. Hindi kami nagpasimula ng kaguluhan, Omar. Sino ba unang sumalakay sa Walot Cotabato? Hindi yun ang simula ng kaguluhan, Colonel. Ang hidwaan ay nagsimula nang dumating kayo mga Kristiyano dito sa Mindanao, na may dalang kapirasong papel na nagsasabing kayo ang may-ari ng aming lupain. Sino nagpasimula ng kaguluhan, Colonel? Lahat ng gubat may ahas, Omar. Hindi lamang sa Mindanao ginagawa na sinasabong Kristiyano ganun pagmamalabis, kundi sa amin din, sa Luzon at Visayas. Bakit ang yudulog sa hukuman upang manaig ang batas? Anong batas? Ang batas ninyo na mayroon dalawang pamantayan. Mayroon para sa mahirap at para sa mayaman. Colonel, kami mga Muslim ay mayroong sariling batas. Mata sa mata. Ngipin sa ngipin. At yan ang inyong pinahiral. Kaya marami nang matay. Ang batas ng kagubatan. Ngayon, sino nagpasimula ng kaguluhan? Batas ng kagubatan pala ang tawag sa katapangan ng mga Muslim. Baka nakalimutan mo na, Colonel, na noong panahon ng pananakop ng mga Kastila, ay tanging ang mga Muslim lamang ang hindi umatras sa mga dayuhan, tulad ni Sultan Kudarat. Kayo! Anong ginawa nyo? Lumuhod kayo at nagpabinyag sa mga paring mapula ang buhok at matangos ang ilong? Kahit kailan, ay hindi namin tinawaran ang katapangan ng mga Muslim. Sa maniwala kayo sa hindi, iginagalang ko kayo. Ang pinaglalaban ko bilang isang kawal ay ang pag-aaklas nyo laban sa Estado. Sa ngayon, Omar, nakikiusap ako sa inyo. Itigil nyo ng paghihimagsik at magbagong buhay na tayo. Hindi! Maraming ang dugong Muslim ang dumalo sa lupa. Hindi na may babalik ang ganitong usapan. Ang mga buhay na nalagas. Kailangan tapusin na natin ito. Kapag hindi mo ginala ang kapulungang ito, tayo tayong mga Muslim ay magpapatayan. Tapos na tayo, Omar. I was ordered by Colonel Magsino
to proceed with Operation Centurion. It's an all-out war against Omar Jolhani's forces. Sayang at hindi niya tinanggap ang alokong kapayapaan. Sir, mga ganyang klaseng tao hindi dapat bigyan ng pagkakataon. Maiisip ko lang taong yan, kumukulo na ang dugo ko eh. Lieutenant Baklay, we are professional soldiers. We fight, but we don't hate our enemies. Deserted ang area. Sir, wala na akong tao. Thank you.
Sige, putok mo! Umubusan ang gusto mo. Mas sanay ako dyan. Hindi mo kilala aking pagkatao, Omar. Ang pagpatay huli kong gagawin kung may iba pang paraan. Kano pa karaming dugong kailangan dumaloy? Huh? Nakikita mo bang aksuot na yan? Eh, sinulat ko yan sa sarili kong dugo. Na ang ibig sabihin ay kami ang mga martir na ang pinaglalaban ay ang aming lupain at atikain. At iyan na pinagbuwisan ang aming dugo at buhay. Tutulungan ko kayo, Omar. Kayo mga Muslimo magkaroon ng katarungan. Bigyan niyo ang pagkakataon bilang sa kapatid na Pilipino. Infantry battalion was 600 strong when it was deployed in Hulo. And almost a year of combat, nearly 100 had been killed and or wounded. Many of them were cited for their gallantry in action. Colonel Cesar F. Tapia was awarded the Gold Cross twice for bravery. The brilliant military career of Colonel Cesar F. Tapia continued in Mindanao, where he combined his combat duty with unrelenting effort for peace. He rose to the rank of Major General in command of all armed forces units in the southern Philippines. On his retirement from the service, President Corazon C. Aquino conferred upon him the Philippine Legion of Honor degree of Commander.